Welcome back guys, no. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo paano nyo i-recycle yung mga siraan yung power bank. So ito kasi, sa loob nito, meron itong mga battery. Ganito. So ito yung kukunin natin. So ba't ba nasisira yung power bank? Minsan, sira na yung pinaka-circuit niya para mag-charge siya. Pero yung battery, kadalasan, buo pa yan or pwede pang gamitin. Makakuha kayo ng mga lumang battery dito sa mga laptop na battery. Pwede yan. Pwede nyo baklasin to. Ito rin. Ito yan. Sa lumang power bank ko ito nakuha. So ngayon, umorder ako sa Shopee ng power bank case. So, sagit lang na. Bubuksan ko lang. Ito na guys. Nabuksan na natin. So, ito siya. Wow. Ngayon, kung gusto niyo matutong paano umorder sa Shopee, paano gumawa ng account, i-comment ko dyan sa baba para gagawa tayo ng video tungkol doon. Madali lang. Dahil ako nandito ka sa Taiwan. Laka signal. So, eto na. Tara! So, ayan guys. Yan ang natawag na power bank enclosure. So, ngayon, kung i-recycle nyo itong mga battery nyo o yung power bank nyo luma, kukunin nyo yung battery nito, babaklasin nyo to, lalagay nyo rito yung battery. Okay. So, meron niyang polarity. Lahat ng battery may polarity, okay? Itong may ganito, parang may kanal, yan ay positive. Itong wala, yan ang negative. So, ano yun? Yan ang positive. Ito, negative. Okay? Yan, lahat. Positive. Lahat ng positive daw, doon nakalagay. Lahat ng negative dito nakalagay. Okay? Gets? So, ikakabit ko to. Tingnan natin. Positive. Para maganda, lagyan natin ng ano. For the sake of mga girls viewers. So, ito na. Positive yan. Positive. Positive. Negative, negative, negative. Okay. Next. Positive. 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 Negative, negative, negative. So, nakuha ko to sa lumang power bank. So, i-recycle natin to. So, dito, makita nyo, positive, di ba? Mas negative. So, yan. Yung positive, lalagay nyo rin. Yan lang. Simpleng-simple lang. Uy, umilaw. Tingnan natin. Ilang percent? Hindi nyo makita eh. 75%. 75% daw. So, may charge to. Okay. Then, susunod ko naman tong isa. Ang lagay nito, kasha rito, 8. So, positive ha. Okay, magkakamali. Sunog yan. Promise. Sunog. So, ayan na. Ang kinagandahan na tong power bank na nabili ko nito, tong case na to. Hindi makita. Yan, 75. Kinagandahan nito, dalawa yung output niya. Mag-focus ka, bes. Yan. Pwede mo siyang i-charge din sa USB, micro USB, tsaka Type-C. Ang kinagandahan pa nito, meron tong power. Meron tong ilaw. Yan na. Uy, milaw ka. Yan. So, may ilaw siya. May flashlight siya. So, sa kwarto, pwedeng-pwede, di ba? So, tingnan natin kung mag-charge. Yun ang tanong. Kung meron ba talagang charge. Kung maganda ba yung nabili natin. Na charger. Na power bank case, no? So, guys. Kung magbabaklas kayo ng ganito, power bank yung luma, siguraduhin nyo na hindi kayo masusugatan. At saka hindi magdidikit yung dalawang wire. Okay? Kasi pag binaklas niya yan, yung power bank, may ganito yan. May mga wire-wire yan. Okay. So, ang importante, huwag magdidikit itong positive tsaka negative. Pati yung mga wire na nandun sa power bank nyo luma. Ganun din sa mga ganito, lumang battery cell power ng mga laptop. So, kung meron kayong boyfriend, asawa, kuya, na mas maalam sa ganito, sa kanya nyo ipabaklas. Okay? So, yun lang guys na. Thank you. Bye. So, welcome back guys na. No? So,
So ngayon testingin natin to. Itong ating nabiling power bank enclosure. Sana maganda siguro, takpan natin. Yan. Pansamantagang. Kulang pa eh. Wala pa tayong ma... Hindi ko pa mabaklas tong isa eh. Nice. Okay. So, lagyan natin to. Natin kung mag-charge yung cellphone natin. Cellphone ko. Uy, nag-charge. Nag-charge. Ano? Nagandahan pa ito. Kita yung output niya. Kaya kung nabasa niya. 75, 1.0 ampere. Pwede. Siguro, pwede rin sabay. Diba? Ang ito naman. So, yan guys. Nag-charge siya na. So, try naman natin siya i-charge. So, dalawang output ito. Dalawang in. Pwede mo siyang i-charge via USB. O naman micro USB. So, ito ang available ko. No? Itong cable. Micro USB. Try natin kung mag-charge. Ayun, nag-charge siya. Tapos, china-charge niya pa to. Pwede. Okay. Muti natin. Yan guys. So, nag-charge siya. Nice! Diba? So, yun lang guys na. Kung gusto niyo ma-recycle yung inyong mga lumang power bank, nasira na yung circuit. Okay naman mga battery, gaya nito. Babaklasin niyo to. Bili kayo ng ganito, enclosure. Power bank enclosure. Marami niyan sa Shopee or Lazada o nasan man kayo. So, yun lang guys na. Hindi pa kayo subscriber, subscribe na kayo dyan sa baba. So, susunod natin paano gumawa ng Latib account, paano gumawa ng Shopee account, paano gumawa ng Uber account. Ayos yun. Galing. So, yun lang guys. Thanks.